I rejoice at thy word as one that findeth grace for it. I hate and abhor lying, but thy law do I love. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Lord, I have hope for thy salvation and done thy commandments. My soul hath kept thy testimonies, and I love them exceedingly. Sabay-sabay. I have kept thy precepts and thy testimonies, for all my ways are before thee. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again na aming pagpatuloy. I pray na kayo po magturo sa amin. Makita namin ang sustansya, Panginoon, ng mga salita nyo. Especially as we finish this series, Panginoon, kayo po malalwati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Bulol talaga ako. So again, hindi ko pa tapos yung sa helps, pero tapusin natin yung hapon. Do you love the Lord, the Word of God? Amen. Kayo na pagsabi niya, kung binabasa, hindi niyo binabasa yan, inad niyo pala ako ba dun sa ano? Okay lang, ano lang ako dun ha, shadow lang. So, binabasa pa kayo ng Bible. Alam niyo yan. Pag mahal yung salita ng Diyos, may everyday, may nakukuha kayong bago. At least, ako nga, kanina lang napansin ko yung ano doon. Hindi ko alam tong term na to ah. Alam niyo yung days man. Ilang beses ko na nabasa yung Job eh. Ba't parang ngayon ko lang na ano yung days man? Ano yung days man? Ay, tingnan niya. May ganun? O, wala lang. So, kaya nga dapat lagi tayo, alam niyo yung mga salita minsan sa Bible, mga terms dyan, nababago na po. Amen? Kanina, may nagpo-post na naman sa Facebook. Inaano talaga yung repentance eh. Sila yung nagbibigay ng ano eh, ng meaning. Ayan o, oh, days man. Ano yun? Ha? Judge. Anong basa? Wala dun sa isang dictionary ko. Adjudicator, judge, or... Ayan, alam ko yung adjudicator. Mediator. Neither is there any daysman betwixt sa pwede, no? That may lay his hand upon us both. Okay. So, gusto ko lang sabihin nyo, kasi nga, dapat binabasa yung salita ng Diyos. Lalo kayo mga bata, advantage kayo. Ako, naligtas ako, ano na ako, pag-graduate ako ng college. So, kayo, mga high school pa lang, ay, sarap niyan. Oo, lalo kayo, ito sa ano, kinakabisado nyo na, di ba? Kahit ngayon, hindi nyo naitindihan ng lubos yan, eh, wala namang makakaintindi ng lubos talaga, ng talagang exhaustive ba. Na alam ko na lahat yan kasi kinabisado. Hindi, kinabisado mo na yung pagkakasunod ng salita. Pero mamamangha ka dyan, yung mga kinakabisado natin, ang lalim yan. Amen? Kaya lamang kayo, kung kinakabisado nyo na yan, pag nagano kayo, may na-encounter kayo, yung mga terms, saka sa buhay nyo, maaalala nyo, papaalala ng Holy Spirit sa inyo. Kaya pala sinabing gano'n, yung pala ibig sabihin nun. Eh dati kinabisado mo lang, di mo naintindihan. So, kaya napakaganda. So, sana malihan salitan. Kaya inisa-lisa natin to again sa series natin. Sa Psalms 119, nakita natin dito yung puro, ang tema ng salita ng Diyos, itong Psalms na to, I mean, salita mismo ng Diyos. So, nakita natin dito, ano yung mga iba-ibang tawag salita ng Diyos? Testimonies. Precepts. Statutes, commandment, covenant. Di ba yung covenant? Pero, yung mga nabanggit dito sa first ano, law, di ba? Law. Judgments. Okay. So, yun lahat ay medyo may kinalaman talaga sa salita ng Diyos. So, bakit pinatawag na statute? Kasi batas yan eh. Precept, batas din yan. Pinag-utos yun. Okay, but testimony? Kasi yun ang, pag nag-judge siya ng ganon, may ibig sabihin nyo, matulad nung siyempre, paborito natin topic dahil kailangan sa panahon natin sa mga bakla, di ba? So ngayon, yung iba dyan, kakampihan pa yung mga bakla laban sa atin, for example. Okay, samantala sa Bible, ang judgment ng Diyos sa kanila, sinunog sila, buhay pa sila. Hindi sila natagalan eh. Loko-loko eh. So, forever na yon. Ngayon, hindi tayo malilito, kaya ang tindi ng panlilito na lang ngayon, sa media, ganyan-ganyan, pati sa batas, pinapakailaman, para tanggapin yung hindi ka tanggap-tanggap.
Kaya tayo, dahil ang testimony ng Diyos, at hindi siya nagsisisi doon, sinunog niya yung mga yan, alam natin, kahit hindi ka pa masyadong makauntundi ng masyadong bagay-bagay, mga bata, di ba? Pero alam mo, testimony ng Diyos, galit sa bakla, sinunog sila, buhay pa, therefore, alam mo na galit ang Diyos dyan. Yan siya sabi yung testimony. So, tuloy lang natin to, marami tayong naaral, sana nag-enjoy kayo sa series, ako nag-enjoy ako. Kasi ang dami pa yung iba dito, nabasa ko lang. Kaya pag tinignan mo in context pala, magkakaugnay pa sila. Kaya tuloy po natin ha. 153, consider mine affliction and deliver me, for I do not forget thy law. Sa Tagalog. Sinong may pinagdadaanan dito? Lahat naman tayo, di ba? Pero iba, mas matindi pinagdadaanan sa iba. Kaya sabi ng Panginoon, consider mine affliction. Ibig sabihin, Lord, tingnan mo. Either tingnan mo, or ano yung consider? Isaalang-alang mo, or naalala ko si Job, ganun eh, parang tingnan mo, parang sabi kasi ni Satanas sa Diyos, di ba, consider, sabi ng Diyos kay Satan, di ba, consider my servant Job. Ano yung sabihin nun? So, tingnan mo to, loko-loko kang Satanas ka, pero may hindi nagtitiwala sa'yo, may mga matuwid pa rin sa lupa, parang ganun siya sabi ng Panginoon. So, pag sinabi ngayon, consider ngayon, kung may problema ngayon, parang humihingi ito. Ganito po tayo sa Panginoon dapat. Kung may problema ka, hindi mo sabihin sa ibang tao. Kaya nga, yung ating topic sa help and getting help, no? Ako, hanga ako sa mga tao, katulad nga niyan. Kasi ba, di ko na alam problema sa trabaho niya. Bakit? Bukos hindi niya sinasabi sa akin, kasi nga, pinoproblema niya sa kanya na yon. Ako, ganun din ako sa inyo. Sabihin niyo, pastor, walang problema eh. Sino nagsabi sa'yo? Kasi pag na-handle mo yung problema mo, hindi na yung kailangan lumabas. Okay? Alala ko tuloy sa trabaho na naman. Sa trabaho kasi pag hindi mo nagawa ng maayos yung trabaho mo, tinatawag na escalation na tinatawag. Yun ang tawag sa amin dun eh. Pag hindi mo nagawa, isusumbong ka. Ganun lang yun. So supposedly, kunwari, kung hindi nyo natindihan mga bata, for example, yung kalsada, ang alam... Iba sa'yo, hindi pa lang paano gumagana yun. Pero kahit nagbabayad tayo ng tax, sila yung dapat magpayad sa kalsada. Okay? So, naalala ko lang kasi nalubak na naman kami sa JJX, di ba? Inayos yung kabila, nasira naman yung kabila. Ano ba yun? So, may something na, something's wrong. Okay? So, ngayon, kung maayos yung kanilang, ano, trabaho, hindi na magusumbong yun. Pero pag may nagsabi doon, oh, ba't lubak-lubak na naman to? Kaya nga sinimento, it's lubak. Eh, ang mas malala pa doon, kasi kung malubak at least, alam mo, dahan-dahan ka lang. Eh, paano kung bilis-bilis mo, tapos doon pala may lubak, bang! Eh, kung sumemplang ka ba doon? Gusto ko na sabihin, so isusumbong ngayon yun. Uy, ba't yung ginagawa yung trabaho nyo? Eh, simento nga, tapos may lubak. So, ganun din tayo. Alam nyo, pag hinahandle mo na sarili yung problema mo, hindi na yung malalaman ng ibang tao na, ano problema pala si pastor sa pera, kunwari. Kasi hinahandle ko na sarili ko, hindi, parang hindi nyo na makita, hindi nyo na ma... Hindi na kayo, ano. Iba naman, nagpaparinig. Yun naman ang pangit din doon. Yung ibang pastor, sabi nga sa inyo, yung nakwento ni pastor, yung sapatos, naalala nyo yun. Totoo daw kasi yun eh. Pupunta ng conference, tas lalapitan yung mga feeling niya may pera. May bago na si sapatos, ang susuot pa yung lumang sapatos, sabi mo, nga ganun daw, sabi ni pastor eh. Kasi nga, alam nila, yung mga pastor, minsan, tinutulungan ng iba na may kakayanan ganyan. Loko-loko naman to, inabuso, amen? So, gusto ko sabihin, kung may problema ka, kanino mo dapat sabihin? Parang hindi na kaya, di ba, minsan, ngayon, talaga may problema, talagang tulong, yan yung topic natin later. Pero, ang una mo dapat pinagsasabihin ng Panginoon, amen? Mga bata, ganun, sabi ni Brad Karina, nahihirapan ka sa lesson mo. Lord, parang tanga-tanga ko naman dito. Ilapit mo sa Diyos yan. Humingi ka sa Diyos, di ba? Sabi sa James, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Ano next doon? Who give it liberally and upbraid it not. Hindi ka papagalitan. Ibig sabihin, upbraid it not. Ibig sabihin, parang minsan nanay natin, gusto kanyang tulungan, di ba? Nanay mo. Kaso minsan busy. Tuturuan na naman kita. Alam niyo pag ang Diyos ang nilapitan mo, lalo sa wisdom. Hindi ka papagalitan ng Diyos. Enjoy na enjoy sila. Parang ako din, sinasabi ko lagi sa inyo, magtanong kayo. Ngayon, iba nagtatanong, pwede kong i-direkta sa ibang bagay. Sabi ng iba, pati definition sa akin tinatanong eh.
Eh, salamat sa panahon natin ngayon, may technology kaya sabi ko, tingnan mo sa dictionary. Ay, pastor, okay nga. O nga, bad nga mo. That is natulungan ko. May ako medyo masipad, maraming tanong na hindi ko kayang sagutin sa text. Magtanong ka personally o kaya Sunday school class natin kung saan, magtanong mo, pagsagot ko, marami ng ibang makakarinig ng sagot. So, nagkakatulungan tayo, okay? So, balik tayo dito, sabi yan, pag may problema ka sa Diyos ka, pag sinabi affliction, pwedeng, ano yan eh, may nanggigipit sa'yo, may sakit ka, okay? Kanino may lalapit yun sa tao? Eh, minsan tao, pag sinabi mo, may sakit po, ganito, ha? May sakit ka dyan? Parang sabi ko nga sa inyo, di ba? May hepa eh. May hepa yung isang tao. Nalaman ng isa, uy, libre kita isaw, ganun. Inasarap eh. Alam nyo, kung may problema kayo, lalo yung alam nyo na pag nilantad nyo pa, hindi ma-handle ang ibang tao, walang masilang magagawa sa Diyos mo, ilapit. Ako bilang pastor po, ang daming bagay na minsan kinakatakutan ko na pwede pong mangyari. Hindi lang sa akin personally, i-handle nyo po yan. Hindi naubra yung ganyan. So, yan, katulad niyan. Saan ba ako? Nasa gitna ako ng ano eh. Yan, so may mga problema po ako na ayoko na mabunyag sa inyo kasi hindi nyo kailangan, baka ano pa mangyari sa inyo, madiscourage pa kayo. So kaya sa Diyos ko yung itatawag, Lord, ito yung aking problema. Lord, tingnan mo naman. Wala mga katulong nito eh. Sa akin. Kahit ano pa yan, eh, pera lang yan eh. Sino naman mag-ano sa inyo, di ba? May problema ng ibang tao, kaya gagawin mo, Lord. Nakikita mo lang, magkakaan ako, mag-aasawa ako, Lord. Yan sabi ni pastor pala. Ngayon, pogi ako sa harapan ng asawa ko. Pag nagutom yan, magiging monster daw yan. Sabi ni pastor, ganun pala yun. Tapos yung ibang adult naman, nag-amen. Siguro totoo yun. Lord, tulungan mo ako. Amen? Consider my affliction or, yes, sakit na yan. Ako, pag may narinig ako, may sakit sa Mother Jesus, ganun. May namatay yan. Sabi ko, parang pag nangyari sa akin to, sinong tutulong? Baka wala, kung ano man. Diba? Kaya sabi doon, Lord, deliver me. Okay, baby, meaning nun sa kanila, sa Bible po, pag sinabi deliver, iligtas. Okay? Isa yun, at least, sa mga meaning na mas madalas ginagamit sa Bible. Deliver, iligtas mo ako. So, meron ako problema, Lord, pwede ba? Iligtas mo ako dyan. Saka Diyos ka makiusap. Kung sa tao ka makikusap, mapahiya ka. Minsan, hindi ka matutulungan, hindi ka kayang tulungan. Sa Diyos ka, humingi ng tulong. Amen? Amen. Pero ito yung maganda dito. Hindi natapos dun. Alam niyo, ibang preacher, ganun lang eh. Kaya minsan, bitin ka eh. Kasi amen ka na lang. Gusto mo maniwala kasi parang hindi ka paniniwala. Alam niyo, pag sa Bible ka nakatingin, mayroon akong bibigyan ka na, tutulungan ka niya agad eh. Gusto mo tulungan ka ng Diyos? Yung iba, kaya yung Diyos minsan ibang tao hindi nagtitiwala sa Diyos kasi nakikita niya yung iba, na, kaya siya nagtitiwala daw sa Diyos, yung action parang mali naman. Puro, pag umasa, I'm waiting on you, Lord. Tama naman yung waiting on the Lord, kaso, wait lang talaga, as in wait. Ah, ganyan ka lang, Lord, gutom na ako. Hindi, ganun. So, sabi po dito, binigyan tayo ng clue. Kung gusto mo ang Diyos, tulungan ka. Sabi niya dito, kaya siya humihingi, mayroon siyang confidence na lumapit sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, minsan, pag kayo lumapit sa ibang tao, parang nahihiya kayo, di ba? Bakit? Either inoffend mo siya, or alam niya, hindi, madalas sa trabaho, ganyan yan eh. Yung iba, may pangailangan ako, Lord, mayroon, ay, Lord Boss. May mga anak si Mrs. ganyan. Naku, gastos yun. Ngayon, subukan mo lumapit sa boss mo, pero yung boss mo, alam na kilala kang ano, hindi ka maayos sa trabaho, patay ka. Mahihiya ka, tama? Hiyang-hiya ka nun, kasi pff, lalapit ka. Alam, hindi ka nalalapit dun. Alam mo na yung sasabihin sa'yo. Amen? Ganun lalo sa Diyos. Lord, may kailangan ako. Nagbabasa ka ba ng Bible? Uma-attend ka man lang? Nagtitiwala ka? Gano'n ka nagtitiwala sa Diyos? Ang sabi dito, bakit may confidence siya? Kasi hindi ko nakakalimutan ang iyong batas. At least, hindi ko nakakalimutan mag-pray, magbasa, at especially umattend man lang. Mahirap bang umattend? Minsan, yes, pag malayo ka. Pero hindi, pag nakakasanayan mo na yan eh.
Sabi nga nila, pag sa Tabao daw, ang aga ng mga tao, di ba? Kasi nga, kailangan mo eh. Eh sa Diyos, di mo kailangan siya. Ikaw magkasakit, ikaw nakita mo yung ibang tao dyan. Matindi yung problema kasi may mga napabayaan, spiritual. Di ba? Pag nakita mo anak mo dati, kala mo, pakainin mo lang, okay na eh. Kala mo lang yun. Kaya tayo, pag nag-solve winning tayo, invite natin sa church, sasabihin ko lagi, yung mga anak nyo po, saan nyo galagay yan? Nag-iisip na yun. Gawin nyo din po yun. Allow tayo dahil totoo yun. Kahit yung mga matanda na, kahit mayaman pa yan, hindi nila lang gagawin sa totoo lang. Salamat na lang sa Diyos kung hindi sila napariwala at the moment. Pero later, yung anak niya, yung anak natin, malalaman mo lang, mamaya, rebelde na, mamaya, baka addict pa yung iba dyan. Sasadla yung mga gamit nyo niyan. Kaya, mga bata, ganun po tayo. Huwag mong kalimutan ng Diyos ang kanyang sinabi, ang kanyang batas. Iba, nakakalimot na eh. Ang uso ngayon sa gobyerno, yung wealth, ano yan? Mahalika fan. Loko-loko talaga itong mga to eh. Noong una kasi, hindi ko pinapansin kasi politika. Eh kasi, paulit-ulit, ano kaya to? Hot topic ah. Mangungutang na naman. O mag-i-invest pala. Mag-i-invest. Ah, nag-i-invest yung may sobrang pera. Loko-loko eh. Asar na ako din sa mga to. Tala na punta doon. Kasi yung mga tao hindi alam yung ginagawa sa buhay nila, tapos dadamay pa tayo. Paribasa nga, kasi yung tax niya tuloy-tuloy. Tapos magkatanggal sila sa pwesto, kahit o paano, nakaipon ng mga walang yang yan. Amen? Amen. So tayo, dahil nga hindi tayo ang tiwala lang natin na makakatulong talaga sa atin ng Panginoon, eh huwag ka na makalimot sa Kanya. Sa totoo lang, bibigtamayin tayo ng mga yan, kahit mayaman na sila, bibigtamayin pa rin tayo. Kaya, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Amen? Tsaka ganun, again, sa nabanggit ko sa mga anak natin, ganun po yan. Bibigtamayin tayo niyan. Huwag tayo ay nakalimot sa Panginoon. So, yan. Tuloy lang natin, plead my cause. Ganun pa rin, oh. Sabi kanina, deliver me ngayon, ganun pa rin. Pag sinabing plead my cause, ibig sabihin, yung plead, parang ganito naman, kunwari, umihingi na tulong si DM kunwari sa akin. Antindi nung ano niya, problema niya, hindi ko rin kaya. So, anong gagawin ko? Pwede ko, hindi ko siya kayang tulungan, ano yung pwede mong gawin? Hindi mo kayang tulungan yung isang tao. Mag-pray, pero ano pang kailangan mong gawin? Ay, practical ano, pera, ganyan. Pwede mo siyang ihingi ng tulong din. Diba? Either sa Diyos o sa ibang tao na. Kaya yung sabihin ng plead my cause, ibig sabihin, yung aking kailangan, parang tulungan mo ako doon. Ano, hindi ko makuha yung tamang ano ng plead eh. Baka may magaling sa inyo. Plead. Magmakaawa. Pwedeng ganun or ihingi mo rin ako ng tulong. Dali ha. Wala na naman yung aking. Ano pa? Sige. Appeal or request earnestly. Yan. So kung hindi kita matulungan, sa iba kita ihingi ng tulong. Ganun. So pero sa Diyos kasi siya humihingi, ibig sabihin lang ng Lord, magkawaan mo ako. Deliver me, ligtas mo ako, or tulungan mo ako. Quicken me according to thy word. Yun na naman. So napansin niyo yun? Sa Bible mo, ganun at si reality. Kung hindi mo alam salita ng Diyos, and then, gagawa ka ng ibang paraan, kala mo makakatulong sa'yo at the moment, okay? For example, meron ka dyan lalapitan, nari bakla, yun ang paborito natin yan eh. Hindi paborito dahil ano. Kasi itong mga bata, nung panahon namin, bihira pa nga yan eh. Pero may kilala rin kami doon, namamakla, alam niyo ba yung term na yun? Medyo kadiri, di ba? Pero humingi silang tulong doon. Medyo babawa natin, ha? Kadiri. Iba naman, lalapit sa ibang, sa unbeliever, tapos bibigyan ka ng trabaho, kunwari, nakakasama naman sa'yo. Kasi, papayag ka naman. Okay? Kasi nga, hindi ka na nagtiwala sa Diyos or hindi mo alam yung salita ng Diyos, yung mga pangako niya at kung paano niya tinutupad yun. For example, laging example yun talaga sa church, yung trabaho. Ihingi ka ng tulong sa kanila, kaso may pasok ng Linggo. Hindi compromise yun. Amen? At least po yung Linggo, itabi nyo na yan. Kung hindi nyo kayo Thursday, at least doon na kayo na Sunday. Napaka-importante. Diyan binubuhos yung ano eh. Sa atin, sa mga topical sermon, andyan halos lahat.
So, kung alam mo yung salita ng Diyos, aba, hindi ka, kumbaga, hindi ka magtitiwala sa ibang tao na ililigaw ka. Kasi, according to the word, ibig sabihin, ang hinihingi lang pala ng taong lumalapit sa Diyos na maayos, yung gusto mo lang, ang gusto lang ng Diyos. For example, ihingi ka pa na sa Diyos ng sobra-sobra para sa'yo, di mo nung kayang handle. Di ba? Mali din naman yun, kaya pinag-pray ko din nga yung ano, deluxe. Ganda talaga nun eh. Kung mahal yun, mahal ang pyesa nun. Gulong nga lang daw, tinitingnan ko sa mga forum. Siyempre, mahal yun, malaki yun eh. Kaya pag-pray din natin. So, ganun tayo po. Pag may problema tayo, itanong mo muna sa Diyos, ano ba yung tama ko dito ang gawin? Again, di mo malalaman kung hindi ka na-instock salita ng Diyos, di mo alam salita ng Diyos. Kaya again, babalik tayo talaga, lalo sa mga bago. Attend lang kayo. Okay, itong mga batang to, salamat nandito. Amen? Sana nalimang kayo salita ng Diyos. Maintindihan nyo, kaya makinig. Okay? At least, di maingay si Robert ha. Straight. Ayan. Ito, yung napagandang ano naman dito. Sikat po itong verse na ito. Pakibasin nyo. Ready? Go! May kinalaman pa rin kanina. Sino ngayon yung ililigtas ng Diyos? Kanina, deliver. Nabanggit natin kanina, dapat alam nyo yung salita ng Diyos, di nyo nakakalimutan, quicken me according to thy word, doon kanya tutulungan. Kung di nyo pa naitindihan nyo, sabi ganito, gusto mo nga tulungan ng Diyos, ikaso, eh kung wicked ka, paano yun? May hiya kang lumapit sa Diyos, at pag talagang lalapit ka na, ang picture dito parang, ba't ang layo ng Diyos? Ang layo ng Diyos. Ganun yung pakiramdam mo kasi nga, wicked ka siguro. Pag wicked ka, may ginawa kang mali, tuloy-tuloy. Yung past mo, medyo talagang wicked. May pag-asa naman kaso, depende kung gano'n ka wicked. Sabi kasi dito, far. Ang layo mo sa Diyos. Diba? Pati yung kaligtasan niya. Okay, applicable po ta soul winning. Kaya sabi ko sa mga soul winner, huwag masyadong didibdibin. Huwag binastos ka ng mga yan, may something sa buhay niya. Kaya ang hirap niyang abutin, simpleng bagay, nagdududa sa Diyos, nagdududa sa kabutihan ng Diyos, kasi ang dami niyang wicked na sa buhay niya na. Ganun po yun, huwag niyong personalin. Pag binabastos yung salita ng Diyos, kayo binabastos, bastos talaga yung taong yun. Kaya sabi rin sa Bible, pag ano, sabi ng Panginoon, pag pumunta sa isang city, batiin mo siya ng kapayapaan, di ba? Ibig sabihin na parang tayo, parang soul winning, maayos tayo, di ba? E binastos ka, ibig sabihin, eh, ayoko niyan. Sabi niyo, yung kapayapaan mo, ibalik mo sa sarili mo. Alala niyo yun? Kasi wala, ayaw niya ng kapayapaan, ayaw niya ng kaligtasan. So, balik mo lang sa sarili mo yun, bye-bye. Pag-pray mo rin siya, sana maligtas later, pero ito na sinasabi ng Bible eh. Mahirap sa kanilang maligtas. Eh, di ba madali ang kaligtasan? Yeah, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan magpakahirap para maligtas kasi ang Panginoon nagbayad. Diba? Pero, hindi ang inaabot mo na sila, hindi pa maabot. So, kasi nga, pag wicked ka, okay, ganyan ba yung mga bata, ha? And even sa, pwede natin i-relate to sa ibang klase na salvation, hindi lang kaligtasan ng kaluluwa, yung iba naman, kaligtasan again sa problema. Paano mo tutulungan yung isang tao? Kunwari, may ihingi ng tulong dito. Parang nabanggit ko sa inyo last time, di ba, may nanghingi ng tulong sa amin. Isang pera namin, sapat-sapat lang. Eh, kaso nga, kesyo, hindi malalabas sa kamag-anak ni mamayan yan. Ang ginawa ko, hiningi ko ng tulong sa iba. Okay? So, ang dali lang kasi may ano naman yun. Pero, nung paghingi ko, nagkaroon na agad ako, bibigay ko na agad. Sabi niya, patagalin mo na may utang. Sabi, ito na. So, madaling mangutang. Bakit? Kasi, maliit lang na halaga. Eh, paano kung malaki na? Diba? So, again, sa kaligtasan ng kaluluwa, pwede mo i-relate yun. Pag ganito yung wickedness mo, mahirap na malayo ka na eh. Ganun din naman, no? Paano kayo sasalba? Kunwari, ipasok naman natin sa kalusugan. Kunwari, sinabi ng wag mag-yosi. Yung iba, nag-yosi kunwari ng 2 buwan, uubo-ubo pa lang yun. O sige, iligtas kita dyan ha. O ganito lang gawin mo ha. O huwag ka na, huminto ka na mag-yosi. Tapos, kumain ka na mabuti, mag-exercise. Eh nakinig, oh, natulungan mo, ligtas. Hindi kaluluwa, kalusugan. Okay. Eh paano kung 45 years ka na nag-yosi?
Kaya pa ba iligtas yung kalusugan mo? Pwede pa rin, pero sobrang hirap. Di ba? Ano, operahin ka na, palitan ka ng baga. Ang hirap nun. Pero pwede, pero ang layo. Ganun niya, mga bata. Ha? Kaya, yung pinakamaagang possible time na magtapat kayo sa Diyos, okay? Ngayon na yun. Eh, pastor ako, hindi ko na maano talaga yung aking kalusugan. At least yung mga anak mo, tuluan mo. Huwag ka nang, huwag mong pakita sa kanila na okay lang sa iyo. Yung si inom, puyat, walang kabagay-bagay. Amen? Kasi salvation is far from the wicked, for they seek not thy statutes. Okay, magkapano yun. Ibig sabihin, bakit sila lumayo? Kasi hindi niya hinahanap, mga bata. Ganun yan. Kasi sinabi, hindi hinahanap. Oy, church ngayon. Ano kayang matututunan? Yung iba gusto ba? Matututunan kayong bago. Ano kayang bago ngayon? Uy, salamat ngayon. Meron pa tayong, kanina, di ba? MTC. Bukod kayo sa ipay, pastor, meron pa kayo natutunan kung maaga kayo dito kanina. Yun yung mga naghahanap ng katuwiran. Eh, yung mga pag-late ka na naman, absent ka na naman, o hindi lang basta absent, talagang ginawa mo yung kabaliktaran na tinuturo na huwag mong gagawin. Ginawa mo pa yun. Pagsikwenta na ako, saka na ako mag-isisi. Naku, ang layo na. Gusto ko man tulungan, ang layo mo na. Naintindihan ba? Malayo ka na. Kasi hindi mo hinanap ng maaga yung kalooban ng Diyos, yung batas ng Diyos. Ayaw mo sa Bible eh. Next, great are thy tender mercies, O Lord. Quicken me according to thy judgment. So, i-relate ko lang kanina, oh. Quicken me, kanina sa verse 154, ngayon, quicken me na naman. Again, yung quicken me, quicken, ang ibig sabihin lang po sa Bible, hindi pabilisin, ha. Ayan ay make alive. Okay? So, paano ngayon na i-relate dito? So, ikaw, kahit ko, may problema ka, ikaw ba yung parang kang, ano, pag may problema ka, di ba, lalo pag parang walang solusyon, para ka ng lulugulugo, yan ang term yan eh. Lulugulugo, tama ako, man. Magaling sa Tagalog to eh, ha? Lantutay. Hanggang walang kabuhay-buhay. Lantang, ano? Gulay. Kala ko, lantang kulangot eh. Pero imagine niyo, parang walang buhay. Yun ang kabaligtaran nito. Kaya pag ngayon, wala ka buhay kasi problema na naman. Bukas problema. Ngayon problema. Next year, problema. Kaya isa sa mga picture po ng pagiging maligtas sa problema, quicken, para kang magiging maubuhayan ka. Yan ang tawag natin dyan, maubuhayan ka. Ngayon, pag nalaman mo, ngayon may problema ka, pero sa Panginoon pala, pwede kang umasa sa Kanya, at tutulungan ka niya, at naintindihan mo yon. Yun ang sinasabi nitong Lord, quicken me. According, again, sa salita na naman Diyos naman, ang judgment na naman. So, hindi ka asa, iba kasi ganito. Iba, mapunta lang sa Diyos, kala nila, problema nila, maglalaho na lang sa isang, ano, isang linggo lang. Uy, nag-church lang ako. E paano kung andito ka sa 155? Kung may marami ka nang ginawa in the past, na pinalayo ka nang pinalayo sa Diyos. So, huwag kang naasa na mabilis lang yan. Amen? Kaya sabi dyan, yes, tutulungan ka niya. Sabi dyan, maawain siya, no? Great are thy tender. Sigurado yun. Kaso, pag malayo ka na, kaya pa rin. Kaso, mahirap na. Amen? Kaya sabi dyan, according to thy judgment. Ang judgment ng Diyos sa kasalanan, alam nyo naman na, may consequence yan. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta umasa ka lang dyan na hindi naman pala according sa judgment ng Diyos, na ang judgment ng Diyos pag may kasalanan, dapat parusahan. At kung may pag-asa ka man, sige, tulungan kita, kaawaan kita, pero sandali, hindi naman ibig sabihin na wala lang. Yung, di ba, kaya sa soul winning, yun lang yung kwento ko eh. Hinahayaan ko silang ano, pinupukaw ko yung konsensya nila. Para pag alis ko doon, either natanaman ko lang, di tumanggap. Lalo pag tumanggap, alam na alam nila. Kakaiba yung pinipreach natin. Amen? Sa karamihan, ha? Ito yun ang sabi salita ng Diyos. So, ganyan po yan. Pag, yes, ang Panginoon ay mauwain. Pero, kung aasa ka sa Diyos, dapat asahan mo rin, kung bigyan ka niya ng judgment, ng tulong, magkahalo man yun, according to his judgment, ibig sabihin, alamin mo again yung kanyang kalooban, alam mo yung batas niya. Hindi ka man mapahiya at hindi ka rin ma-discourage pag napahiya ka. Next, many are my persecutors and mine enemies, yet I do not decline from this. Ito, medyo testimony to.
ano daw ginagawa ng isang tao para encouragement to, pwede natin gayahin. Okay? Sabi dyan, marami siya, mamaya sabihin niya pa yan, marami siya problema talaga. Okay? Sabi kanina, affliction. Problema siya. At marami daw pag persecutor, ito po yung mga lumalaban sa kanya, inuusig siya. Okay? So marami pong pag-uusig na bunga na minsan sarili mong problema, minsan talagang naano lang siya sa iyo, naasal sa iyo, okay? Nalalaman niyo mga propeta ng Diyos, malingkod ng Diyos, ang Panginoon mismo, Jesus. Inuusig siya, wala nga siyang kasalanan kasi lang matapang siya, sinabi niya lang totoo, napikod sa kanya. So minsan alamin mo rin kung bakit asal sa iyo. Okay? So siguraduhin mo, ngat mga kaya mo, hindi siya na naasal dahil sa pagkukulang mo rin. Ngayon, kung naasal sila sa iyo dahil hindi mo pagkukulang, pagpasan Diyos mo na yun. Katulad ginagawa niya dito. Lord, ang dami kong persecutors, ang dami kong kalaban. Ang hirap naman ito. Kalaban ko yung pulto. Kalaban ko yung mga karnal. Kalaban ko yung mga walang religion. Kalaban ko rin yung ibang baptist na mahina. Yeah, lahat na lang, kalaban ko. Kalaban ko rin yung member na ayaw sumunod. Kalaban ko rin yung pamilya ko na dami naman. So wag mong i-assume na na lahat ng tao na lang kalaban, baka ikaw kalaban ka rin. So labanan mo na lang, ibig sabihin lang doon. Hindi ibig sabihin lang laging negative ikaw at lahat ng negative ng iba. Consider mo 'yung sarili mo, ha. Kaya ito 'yung maganda lang dito sa verse na 'to. Ang maganda dito na natili siya. Okay, sabi niya diyan, "Yet do I not decline from the testimony." Ito sinabi ng Diyos, hindi siya sinabing decline. Ito yung standard niya, hindi siya bumaba. Sabi, hindi siya lumayo. Pag sinabing church, makinig sa atin, 3 times a week, okay? Ako 2 times lang. Ako 1 time lang. Kaya ako medyo lang, medyo lang. Huwag kang ganun. Makakasama rin sa'yo. Amen? In-encourage lang niya tayo. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Marami na akong kinakalaban. Especially dahil sa salita ng Diyos to, ha. Obviously, hindi counted yung, may kalaban ako kasi niloko ko or something. Huwag ka nang hihingi ng tulong sa Diyos pag ganun. Amen? Alam, minister po ako. Parang sablit na naman. Hindi ko na kurasan, 34. Okay, tapusin natin. I beheld, kayo muna po, ready, go. I beheld the transgressors and the apostate because they kept not thy word. Alala niyo yung, meron na rin ganyan dito eh. Saan ba yan? Hanapin natin. Ayan, So ito naman is, umiiyak siya kasi nakikita niya ibang tao, hindi ginagawa yung salita ng Diyos. Okay? So nakakayak ba yun? Minsan, di ba? Either unbeliever, kasi hindi nila ginagawa yung tama, pwedeng ganun. O pwede rin naman, mga mananampalataya na, hindi naman ginagawa yung dapat nilang gawin. So ganun po yan eh. So pero pangit naman lagi nga iyak. Okay? Kaya dito, ito naman, parang ganun din, naiyak siya, nag-grieve siya. Kasi nga, hindi ginagawa nung iba yung kalooban ng Diyos. Obviously, nasabi lang to dito kasi nga, actually dapat ganyan tayo. Hindi tayo matutuwa. O lalong wag natin tatanggapin. Amen? Ay, tanggap na nila yung bangla. Dapat siguro tayo ganun din. O kaya, ay, yung ibang baptist, hindi na nga soul winning. Siguro, maganda yun ah. Naglilingkod lang sa Diyos. Sinasabi lang nila, naglilingkod sila sa Diyos, pero kulang na kulang. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang tayo. Wag lang nating natin pag-usapan. Hindi ba yun? Hindi, nakakalungkot yun. Okay lang minsan malungkot. Amen? Amen. Lalo sa tamang bagay, hindi nila ginagawa eh. So ngayon dito, sino malungkot ngayon? Taas kamay. Sa ganito, pag nakikita niyo iba na hindi ginagawa, lagi tayo may makikita. Iba yung makikita, ito, late na naman. Ito, may ginawa na naman mali. Nakakalungkot yun. Huwag kang matutuwa. Amen? Ako, naalala ko yung mga baguhan pa rin ako. Naintindihan ko, buti nga, ganun talaga ang baptist eh. Alam nyo sa iba, laging tuwan-tuwa yan eh. Ay, nakita, parang walang nangyari, parang wala kang ginawang mali. Kasi pastor, alam ko yun. Yung tingin niya lang sa akin, pag late ako, pag absent ako, alam ko yun. Malungkot siya. At ganun din ako sa inyo.
Hindi ako mapapakitang matuwa. Hindi ako natuwa. Natuwa ako kasi yung dito ka, kunwari. Kahit date ka, oh, nakakatuwa na rin kahit late. Kasi, at least dito, di ba? Pero in a way, hindi nakakatuwa. Lalo na pag alam ko, bilang ko na sa utak yun. Narinig mo na ito, narinig mo na ito eh. Anong ginagawa mo sa natutunan mo supposedly? Nakakalungkot yun. Kaya katulad niya, pag gano'n, nasabi ko na rin, oh, tulungan niyo ako, may nag-face, may magulo. Eh, bayaan mo lang siya. Eh, may madumi dito, bahala na sila. Okay? Pwede nga na, kaya pinapahiram nga namin yung gitara para pag tugtugan natin dito, maayos tayo. Unti-unti lang po yan, nakaka-encourage siya sa iba. Yung iba po na mahina-hina pa dito, hindi tatagal dito, hindi na kayo marunong eh. Ang gaganda po ng kanta natin, kung alam nyo, kung tamang kanta. So, pinapractice lang yan. At pag nakanta po ng tama, napaganda niyan. Ngayon, nag-umpisa nga kami dito, kami-kami lang eh. Pero, syempre, hindi ganun aganda. Pero, nakakaraos. Ngayon, medyo may oras naman siguro kayo, mga bata. Amen? Involve nyo na yung sarili nyo sa music. Dahil minsan, pag nag-ano kayo, kahit paano yung music, makakatulong sa inyo. Pag naalala nyo yung kantahan dito, kukumpara mo sa jogs, parang ano sila doon, nagpapasarap lang sila doon, para silang rock and roll din eh. Gusto ko na sa discerning word, di ba? Kasi kahit ano, ang tinataas talaga ang Panginoon sa awitan, sa preaching, at sa lahat ng bagay. So, ganun po gawin niya, bata, kaya nautuwa ko na Julia, ito magaling, kinakabisado yung ano eh. Ako din, yung pag may bago kayo, yun lagi yung playlist ko, kasi yun ang gusto ko narinig. Hindi yung anong-ano, na music na kinumpost na kung sinong Pentecostal. Amen? So, okay lang po yung malungkot kayo. Pero again, tinutulungan nga natin sila. Pagbago yan, okay, sige, pagbigyan. Pero huwag mong pakitang masaya ka kung hindi ka masaya. Amen? Tayo plastic dito. Kung masaya man tayo, ina-assist ba natin sila para sa kanila yun? Hindi dahil nakutuwa tayo sa hindi tayo plastic. Okay? Ganun din naman kayo, kung kayo naman yung parang, ba't kaya ganun si Pastor, parang di masaya sa akin? Tanong ka. Ba't kaya si Ma'am Mian, di masaya sa akin? Nakita ako ni Ma'am Mian, di ako binate. Parang kinahiya ako. Eh kasi short mo, hanggang dito, kulang na lang, makita mo yung ano mo eh. Matutuwa sa'yo, ganun. Lalaki ka pa. Talagang tumawa. Mga kagbading eh, matutuwa ba ako sa'yo? So, tuloy natin, consider how I love thy precepts. Yan yung sinasabi dito eh. Again, yung topic natin, di ba? Puro ganun. Lord, minahal ko yan. Ngayon, mga bata, hindi ko masyadong mahal. Sorry po, hindi pa ako na... Next time, basahin mo. Basta hindi ko masyadong may... Walang nag-umpisa ng alam lahat. Amen? Basahin mo lang, ma-familiarize ka sa mga term. Tapos, pag-prinish na yan, yung pala yun. Andiyan po ang technology, andiyan ang dictionary, andiyan ang Bible, may preaching tayo dito. Natapos na natin yung Proverbs, hindi ko maintindihan yung Proverbs, ang ganda ng Proverbs. Kahit yan lang basahin mo, hindi yung ganun kalalim, medyo may malalim dyan, pero kaya maintindihan yan, mga bata. Hindi pa rin, mayroon tayong technology, in-upload natin. Basahin, napakaganda po sa Proverbs, gusto ko nga ulitin agad eh. Dahil marami tayong mga bata na naman, pero sana. Yun ang privilege yung mga nauna. Okay. Kasi meron pa naman tayong naaral. Ulitin ko ha. Consider kanina, consider yung problema ko, Lord. Eh ngayon naman, Lord, consider mo. Gusto ko, mahal ko yung salita mo. Nakita niyo yun? Humihingi siya ng tulong pag may problema siya. Pero, may pinapaan. Hindi pinapain. Meron siyang parang kahit again sa promotion daw, ganun yun eh. Boss, nakita mo na, nasipag ko. Ito yung ginawa ko. Yan. Pag nakita nyo, oo nga, no? Talaga ba? O sige, ito na, promote na kita. Kasi nakita nyo eh. Ganun din naman ang Panginoon. Quicken me na naman, O Lord, according to like loving kindness. Basta ako, mahirap lang ako, pero mahal ko yung Bible. Kung totoo yun, ako, hintay ka lang. Andiyan ang blessing. Tiwala ka lang. Actually, meron na ang blessing. Kung alam mo yung salita na yun, blessing na yun. Lalo pa yung ibang bagay. Ngayon, again, ha, kung marami ka ng failure in the past, at least sa mga anak mo, pwede kang umasa sa Panginoon na huwag maulit yung nangyari sa'yo. Amen? Okay. So, according to the loving kindness, ibig sabihin lang, totoo po na ang Diyos mapagmahal.
Ngayon sa atin siguro yung iba, hindi ko alam. Si Pastor parang masungit, parang di naman napagmahal. Yung iba siguro nag-iisip ng ganun. Ewan ko sa inyo. Sana hindi, pero kung sakaling ganun, kaya nga sinasabi dito, sa Diyos, minsan din yung Diyos pinagpapalagay ng ibang tao na hindi maaway. Tama? Lalo pag sa tema ng ating preaching dito. Pero pinapasok lang natin, no, mahal ka ng Diyos. Pero yun nga po, according to thy word, according to His word, according, siya yung marusunod, siya yung hindi siya papasunodin mo. Kunwari, nanghingi ka ngayon sa Diyos ng Lord, kailangan ko ng pang-load. Binigyan ka, salamat. Nanghingi ka ulit. Hindi ka ngayon this time binigyan na hindi mapagmahalan Diyos. Ano ba yun? Ikaw na may mali doon. Pag ganun ang ating pang-unawa sa bagay. Kaya sinasabi dito, according to thy loving kindness, alamin natin na siya yung mapagmahal. Okay? Pero hindi siya yung tipong parang ano na, uto-uto na. Alam niyo yung term na yun, di ba? Ito, lapitan ko lang to, sigurado to. Kukwentuhan ko lang to, yun na yun. Amen? Parang kay Pastor, di ba? Ganun. Naawa talaga ako nung kay Pastor. Ayoko mag-pastor nun. Last! Hindi pa last, pero last for this section. Sabi dyan, kayo pa ulit magbasa. Ready, go. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Ulit-ulit lang yung mga tema last time, di ba? Sabi doon, yung salita mo ay katotohanan. Ito naman, ganun naman din. Yung salita mo ay totoo from the beginning. Nakita na ba kayo ng tao kasi ito, yung mga may kilala akong nagbago siya ng stance sa kanyang pagtuturo, pastor, ganyan. Okay naman yun kasi tinama niya eh. Okay? Banggitin ko na si Pastor Padua. Niyayari siya ng ibang sabi pa naman sa kanya. Eh dati, pre-trip ka eh. Eh tinama na nga eh. Pero gusto ko lang sabihin dito, minsan, maganda kasi sa umpisa pa lang, tama na. Ngayon, kung hindi ka talaga tama dati, at least baguhin mo. No? Ngayon kasi nakaka-apekto yung bakit binabato sa kanya yun. Kasi nga, ibig sabihin, parang, eh dati pinosisyonan mo yan, eh, tinuro mo yan, eh bakit hindi na. No? Again, kung mali ka, mas maganda itama ka lang. Kasi mali ka dati, tama ka ngayon. Okay? Kaya gusto ko lang sabihin dito, kasi, kaya pinupuri natin ng Diyos, ang Diyos, nung umpisa pa lang, tama na. Yun ang maganda dun eh. Kasi, ganito po yan ako, pag narinig nyo po yung mga bato ng mga, alam mo, nakalaban ng Diyos sa kanya, for example, eh, Jesus, hindi naman totoong virgin birth, eh, tapos, paano nangyari yun? Kaya, bakit siya galit sa mga idol? Wala lang naman yun eh. Ngayon, hindi mo naintindihan. Pero pag inaral mo, yung idol pala, lilituhin ka niyan, yung mga bakla, namanggit ko, ganun din. Tapos pag naintindihan mo, dati hindi mo naintindihan, kala mo mali ang Diyos. Ayan, baka bakla eh. Tao din naman yun eh. Kunwari, ganun yung posisyon mo dati. Eh ngayon, naintindihan mo na ngayon. Ay, tama pala siya. So, pag look back mo ngayon, dati pa, tama na siya. Lagi na lang. Lagi sa lahat ng topic, sa lahat ng issue, tama ang Diyos. Ano mangyayari sa'yo? May encourage ka na ngayon na, again, pag na-encounter mo isang bagay na parang hindi ko maintindihan na si Jesus napunta sa impyerno, hindi ko maintindihan yun na. So, ngayon, magtitiwala ka na dahil lagi siyang tama pala dati in the Bible. Lahat, lagi siyang tama from the beginning. Ngayon, pag may encounter ka ngayon, ito din ang judgment ng Diyos ngayon, ito sinabi ng salita ng Diyos na yun, palagay mo, mali siya, palagay mo lang yun. Kung napatunayan mo siya, lagi siyang tama dati, ngayon, may benefit sa'yo nun, kahit di mo naitindihan, pwede mong tiwalaan yun, tama yun, kasi lagi siyang tama eh. Yun ang sinasabi po dito. And thy word is true from the beginning. So again, so salamat si Pastor Padua, binago niya kasi mali siya eh, dati. So ngayon, tama na siya. So ganun tayo dapat. Pero again, sa mga bata, maganda, tama na sa mula pa lang, kung kaya. And every one of thy righteous judgment are endured forever. So, ito yung past, tama siya. At, pag may judgment naman siya dito, hanggang katapusan niya, hindi siya magkakamali. And then, pastor, later sa future, tatanggapin na talaga yung bakla, tama na yan. Ikakasal na yan. Hindi pa rin. Hindi talaga. Amen? Ano pa, yung idols, tatanggapin rin yan. Eh, ibang religion, tatanggapin rin yan. Hindi nga mangyayari yun eh. Lalo sa millennium, papatayin yung mga yan. Pag nanatili pa rin silang idolater, ayaw nila sa Diyos.
Pwede bang ang Diyos namang umuunot sa ayoko sa iyo, patay ka. Lalo sa mga time na 'yon kasi mag-rule lang Panginoon daw with the rod of iron. Gusto niyo ba 'yon? Patayin niyo mga loko-loko. Huwag ngayon ha, at huwag kayo. Hintayin natin 'yon. Gusto niyo ba 'yon? Amen. Maganda 'yun, kaya niya nga gagawin eh. Kahit po sa atin, ako natin, mayroon ditong loko-loko talaga, ayaw sumunod. Kunwari lang. Anong gusto nyo minsan? Again, tulungan natin siya hanggat kaya, baguhan naman yan. Pero minsan, di ba, gusto mo mawala na rin yan eh, di ba? Kasi pag nawala minsan yung mga talagang, kunwari, magulo dito, lumupunta dito, hindi yung mga bata, okay lang yan. Di ba, dati kasi mayroon ganun, sumasabay pa eh. Nasanay siguro sa jokes yun. Nag-preach ako dito, mag-iingay din, ano yun? So, nawala sila, edi payapa tayo. Amen? Amen. So, later, ganun ang mangyayari. Either matuto sila or mawala sila sa ibang paraan. Kaya minsan, yun, so pag sa millennium, inalis sila, ay, saya natin. So, ngayon, ganun po yan. Pag ang Diyos, dinisallow niya dito or akin dito, in the future, ganun pa rin yun. Huwag kang aasa na tatanggapin niya later yan. Kasi hindi naman siya nagkakamali. Amen? So, ganun po yan. Eh, paano yan? Basta, sa company namin, sabi, tanggapin namin mga bakla. Nasa iyo yun. Anong gagawin mo nga? Tama ba? Mali? Eh, sabi ng teacher ko, pinipilit ako. Loko-loko siya. Siya yung mag-adjust. Ngayon, huwag kang papataya, huwag kang mananakit. Di mo kailangan gawin yun. Ang Diyos ang gaganti sa iyo. Kung loko-loko talaga sila, at sino nang sabi sa Bible, gagawa ng paraan ng Diyos na makikita mo later na ma-justify ka or ma-vindicate ka. Huwag mo silang gawa ng masama ngayon kasi alam mo mapahama ka, hintayin mo yung judgment ng Diyos. At mangyayari, sabi kasi yung mga bakla yan, ang daling mamatay niya, nasa 30s lang yan, batay na yan. Yung iba, even yung may kilala ko ganun, 20s pa lang. Panay po yan, hindi ko na alam kung ano ginagawa sa kalokohan nun. Siguradong kadiri yun. Patay agad eh, wala pang 30. Kaya nagre-reklamo yung company. Dapat yung mga company, alam din nila ito eh. Kasi hindi nila alam eh. Alam nila, hindi nila tatanggapin yan eh. Kasi biruin mo, yung mga insurance company especially, maagaw na matayin, dapat alam nila yun eh. Dapat mas malaki premium yung mga bakla. Ito totoo lang. Matayin sila. Pero yung mga katulad natin, hindi umiinom. Di ba? Puro Bible. Okay na yan, kahit hindi mamatayin maaga yan. No? Amen? Yeah, thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgment endure it forever. Ang dami ng gusto sumila dati ng Bible pa, pinapatayang, mali naman yun eh. Hanggang ngayon, nasan yung mga yun? Hindi haharap yun sa atin ng, sige, anong mali dyan? Ilang taon na yung Bible? Wala pa silang makita, walang ginagawa nila, minamali nila. Eh kasi pag minali nila yung Bible, hindi na yun yung Bible. Hindi pwede bato sa amin, oh, mali ito. Hindi naman yun yung tamang Bible eh. Amen? Kaya yun na iba, dahil mali doon, ginamit ng iba, ng kulto, ng Mormons, nabanggit ko doon isang araw. Eh, kapatid pala ni Jesus si, ano eh, Judas eh. Ah, si Satanas eh, si Lucifer eh. Hindi kaya, sa Bible lang nila yun. Hindi sa amin. Tuloy pa natin, nakilaminis na ako. 49. Gutom na ba kayo? Ako, gutom na eh. Extend lang natin kasi late tayo nag-start eh. Ito lang natin, huwag natin tapusin yung ano. Kahit dito, tatlo ah. Okay. Princes have persecuted me without a cause. Ano yung princess? Ito yung mga anak ng hari. Pwede, pero sa Bible kasi, pag ilan princess, principality, prince, yan po yung mga mayor, governor, mga leader po yan, mga ruler, okay, prince. So, anong gagawin mo pag yung kalaban mo, kuna, si Duterte dati, si Marcos, patay ka. Kapangyarihan yan. Kahit mga sikat na pastor, di ba, katulad ni Baptist Day, tapos ka dyan. Iniisip-isip ko, tapusin na, tapos kung tapos, ang dami naliligaw eh. Hindi na nakita yung Baptist Day. Ay, praise the Lord, amen. Talo natin yung iglesia ni Manalo. Walang iglesia ni Manalo Day. Kaya this coming January, magyayabang tayo. Yes! Mga Baptist Day kami. Walang loko-loko itong mga ito. Hindi mo lang nila naintindihan yun. Kaya inaano ko na yan. Bahala kayo. Meron na rin ibang nakaka-catch up. Amen? Amen? Meron na rin.
Kasi pag walang kumakunta dyan, kala nila lahat ang baptist, ganun eh. Mga politiko na, hindi kaya. Kaya sabi dito, pag matindi yan, ay sabihin nung persecute you without a cause, again, lahat ng bagay may dahilan. Pag nakita natin yung sinabi sa Bible na without a cause, ibig sabihin nung maling cause. Okay? Ibig sabihin parang hindi apparent. Wala naman dahilan. Kinutosan ako, may galit sa iyo yun. May dahilan pa rin. Okay? Kaya sabi din ng Panginoon na huwag kang magagalit ng walang dahilan. May dahilan yun. Ay, may dahilan naman. Basta hindi naman tama eh. Nagalit ka ng hindi tama. Okay? So kaya nakaka-ano to ha? Tawag dito. Minsan nakakatakot na ang galit sa'yo, hindi mo agalit yung kapitbahay mo, ang galit mo, mayor, patay ka dun. Kaya sabi niya, but my heart standeth in awe of thy word. Salita na naman ng Diyos. Kasi ganito yan. Parang balik natin yung bakuna. Amen? Sinong asal din sa bakuna? Ang presidente nagsabi niyan. Yung health secretary nagsabi niyan. Di ba? Lalo si Duterte talaga, loko-loko to eh. Tsaka si Isko. Ay, sino mo yan? Basta sina Duque. Pag hindi nagpapakuna, huwag sumakay. Paano mo buhay yung tao? So, in effect, pinipilit muna siya. So, ngayon, takot na tayo agad. Sinabi ng presidente yan eh. Walang dahilan, pero kailangan yan. Eh, sabi ng salita ng Diyos, yung mga pinis natin dito, ano sabi? Ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. O sa Paul, alam mong masama, huwag mong gawin. Okay. Kaso, ma-persecute ako ng presidente. Sige lang. Ano sabihin na I stand in awe? Ay, totoo pala yung salita ng Diyos. Ipaglaban ko lang yung karapatan ko. Sumunod lang ako sa Diyos. Siya pa rin pala yung bida. Siya pa rin yung kung sino mang princess yung presidente. World Health Organization na napakatalino daw. At talagang pag sinabi niya, gagawin ang buong mundo. Hindi natin ginawa. Ano ngayon? Kasi alam natin masama. Ano ngayon? So ngayon, ay, buti na lang nagtiwala ako sa Diyos. Buti na lang, nagtiwala ako sa salita ng Diyos at yung mga, kahit yung mga princess pa ito, bandang huli, sila lang ngayon kinakasuhan. Di ba? Amen? O, bahala sila ngayon. Sana, makakulong talaga. So, yung sasabi ko sa inyo, huwag kayong takot kahit sa mga prince, sa mga leader. Again, kung may ginagawa kayong tama or hindi kayo sumusunod sa sinasabi nilang mali naman. Sila mismo magkakagulo dyan. Amen? Yung iba, natakot sa Russia, di ba? Mga Ukraine, salamat din sa Diyos kahit paano, hindi natin sinusuportan sila all throughout. Pero, ayaw natin yung ginawa ng Russia sa Ukraine, di ba? Kaya ngayon, utuwa tayo ngayon, ano ngayon si Putin ngayon? Patay siya ngayon. Yung iba, ilang araw lang to, suko na to, eh ngayon. So, sa kanila ng bansa, yun talaga eh. So, nung nanindigan sila doon, we rejoice with them kung manalo sila. Amen? Pero hindi natin sasakyan yung mga kalokohan din nila. Second to the last, I rejoice at thy word. Parang ganun din po yun, no? Sa Tagalog po, ha? I rejoice at thy word. Ibig sabihin nun, either nakita mo, naintindihan mo yung salita ng Diyos, at pag naintindihan mo, nakita mo, or natupad, ganun yun eh. Magsisiya ka. Amen? Salamat sa Panginoon. Parang kailan lang, ano ba yung balita na naman yan sa... Ano ba yung nabalitaan natin? Yung... Basta parang pinapersecute na, pinoprosecute na yung mga... Yung mga, ano dyan, yung mga responsable sa bakuna. Kinakasuhan na po sila ngayon. So, pag-pray natin na mangyari talaga. Kasi, kung hindi sila makasuhan ngayon, uulitin na lang nila yan. Gagawin lang nila better. Better preparation. Mas marami silang tawag dito. Basta, mas marami silang gagawin. Para, ano, ang ginagawa daw kasi nila nun is binablock out nila yung mga ibang opinion. Okay? Anyway, so pag nangyari talaga yung kalooban ng Diyos, nagsasaya tayo. At ganyan na ganyan exactly mangyayari sa millennium. At yung mga talagang loko-loko ngayon, malalakas sila. Di ba, iba sa atin, may pinapersecute na mga loko-loko. Pag tingnan na sa nasa langit na tayo sila, nasa impyerno na, doon ka magsasaya. Okay, huwag ngayon ha. Kung may share natin, share natin. Kung ayaw, wala eh. So, kaya tapusin natin dito,
Basa niyo po ito, ha. Isa to sa mga verses na malinaw na minsan pwede tayo mag-hate. At dapat talaga. Pakibasa. Go! I hate and abhor lying, but thy law do I love. Alam niyo po yung hate, di ba? Galit. Ano yung abhor? Galit na galit. Karumal-dumal, ganyan. Inaayawan mo talaga, abhor. Hindi ko lang siya ayaw, ayaw na ayaw ko sa kanya. Kaya sabi dito, I hate and abhor lying. Yung sabihin nito. So pwede pala, nakatulad niyang nakapansin niyo, ginagawa natin dito, katulad niyang Baptist Day na yan, at maraming bagay pa, maraming mga sa bakuna, at sa mga false teaching. But basta, ba't galit na galit ka lang, pwede naman mabayaan mo lang sila, sarili nila, tayo dito lang. Bakit? Ba't tayo galit? Kasi yan ang sabi, yan ang tamang attitude natin, hindi lang tayo, ayaw mo, okay. Huwag mo ang papakialaman, ha? Sige. Hindi, galit ka doon. Amen? Galit ka! Abhor! Ano ba yung Tagalog abhor? Basta ganun din yung galit. Ayaw! Pasuklam-suklam. Pag nakita mo ko natin si false teacher, si Poop, lalo si Poop, o kaya si Apollo, Ibuloy. Hindi mo papanggitin yun na gusto nila, iglesia. Galit ka doon kasi dami nakapahamak eh. Lalo pag soul winner ka, nasusurvey mo yung attitude ng tao towards God. Dahil sa kalokohan ng itong mga false teacher na to, ang hirap, ang daling intindihin supposedly ng aral, ng gospel. Sila, ganun ba yun? Kailangan gumawa ka eh. Kailangan, member ka dito kasi siya daw ang propeta ng Diyos. Siya pinakalito yung Catholic, sila yung original eh. Ganun pa yun. Paano wala original? Ang taong ka na ba? Tsaka ito yung original, amen? Oh, sino nag-agree ba yung Bible sa Catholic? Oh, hindi sila original. Ito yung original. Nalala ko naman talaga yung Pentecostal pastora nung Sabado. Ah, nung Thursday pala yun, holiday. Paano mo nalaman na original yun? Eh, sinulat din yan ang top. Isa ka nagtiwala. Ikaw, saan ka nagtiwala? Sabi niya, ligtas daw siya eh. Eh, kung sinulat lang pala ng tao yan eh. Oh, paano yan? Nasita ko lang ng NIV sila. So, hindi ka magagalit doon? Ganun, pinapaliwanagan. Alam niyo naman, nakakita, di ba? Hindi ko siya binastos. Andun ako na pinapaliwanagan ko lang. Yung mga simpleng bagay naman yun. Hindi naman hirap intindihin yun eh. But hirap na hirap sila kasi tinanim. Binasama ng Bible. Na walang pastora. In silent. Sa church, silent yung mabahay. Hindi naman sinabi, hindi magturo. Ano magturo, katulad ng ganito. Tapos silent ka. Imagine mo ako, silent ako. Hindi pwede yun. So kung pastor ka, preacher ka, hindi ka silent. And therefore, pag sinabi yung silent yung babae dapat, hindi siya pwede pastor ka. Okay yan, nawala na. Nag-silent na ako. Hindi, wala nang battery yan. Anyway, so dyan tayo matatapos. Mamaya, balik tayo. Amen? Amen. 4:30 po ang start. Again, huwag kayo masyadong maaga. Pero kung mag-practice kayo, please do so. Marami kayo magagawa dyan. Ako po, itatapusin ko yung ating, tama-tama. Dito kayo. Para matapos natin yung topic na kailangan na. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray na minamahal namin yung salita, Panginoon. Nakita namin kayo totoo from the beginning. Ito yung pag nagtiwala kami ngayon, hindi kami mapahiya kasi even mamatay na kami, mga apo namin, mga tinuruan din namin, yun pa rin ang salita. Yun pa rin ang katotohanan. So I pray na kayo po ay maggabay sa amin, Panginoon. Magtiwala kami sa inyong salita from this day onward. And then pwede namin project yan, Panginoon, in the future. Sa aming mga apo-apo, Panginoon, magtiwala kami. Yung buhay namin, inalat namin sa inyo, Panginoon, even yung mga resources namin, hindi kami mapahiya, hindi kami manghihinayang pag nag-invest kami sa inyong gawain, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo pong malulati. In Jesus' name, pray.